Nawa ay mapayapa ang ating umaga ngayong araw na ito. At sisimulan na natin ang ating forum, ang ating tatalakayin ngayon kung ano yung role ng ating reserve force ng Philippine Army sa national resilience, o kaya meron tayong mga disasters, man-made and natural calamities. So ang mandate ng reserve force or the reservist, no, ayon sa ating Commonwealth Act number 1 in 1935, the maintaining of citizens armed force. Ito yung citizens armed force, ito na yung reservist na tinatawag natin, which is mandated to undergo military arm training and serve in accordance with the provision of the law. So dito sa ating Commonwealth Act number 1 ay binabanggit dito na kailangan magkaroon tayo ng citizens armed force, o kaya yung ating reserve force na kinakailangan na tuloy-tuloy ng training with the provision of the law. Under Section 4 ng ating ng Commonwealth Act number 1 ay meron tayong ang government ay may prime duty. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ating batas na ganito. And the government may call the people to defend the state. May karapatan ang ating pamahalaan na tawagin na i-defend ang ating mga kababayan. And to do that, ay kinakailangan mag-maintain ng isang reserve force or mag-maintain ng armed forces na kung saan nakakapaloob doon ng ating regular force at ang ating reserve force. And kung kinakailangan para ma-fulfill yung mandato ng ating gobyerno na to serve and protect our people, ay kung kinakailangan ay tawagin niya ang kanyang mga citizens to require a to render personal military civil service through yung ating reserve force para magiging augmentation ito ng regular force when circumstances required. So kung kinakailangan magkaroon ng augmentation ng ating reserve force sa ating regular force sa mga panahon na kinakailangan, ay gagawin ito ng ating gobyerno ayon sa ating Commonwealth Act number 1 in 1935. Dahil nagkaroon tayo ng Republic Act number 7077, ito yung tinatawag na Citizens Armed Forces of the Philippines Act or yung Reservist Act natin. Yung ating mga kababayan may be required to render personal, yun din ang binabanggit doon sa ating Commonwealth Act na nandito rin dito sa ating Republic Act 7077, to render personal military civil service. So ito yung nag-aatas sa ating gobyerno na magbuo ng reserve force ng Armed Forces of the Philippines, na doon napapabilang na tayo. Ang reserve force ng Armed Forces of the Philippines ay merong limang component. Ito yung Army Reserve Force, yung Air Force Reserve Force, Army Reserve Command, Air Force Reserve Command, at Naval Reserve Command. At yung AFP-Y Technical Service Reserve Command. At yung panglima ay yung paaro natin, yung Philippine Army or yung Armed Forces, yung tinatawag nating Affiliated Reserve Units. Yan yung panglima. Na nagkaroon din tayo ng sa hanay ng Philippine Army, nagkaroon tayo ng paaro. Yan yung Philippine Army Army Reserve, Philippine Army Affiliated Reserve Units. At dahil sa ating Republic Act 7077, ay nagkaroon tayo ng Reserve Command Philippine Army, na kung saan tayo ay nandito na
at nakapaloob na tayo. At dito sa ating Reserve Command Philippine Army ay meron din tayong categories, no? Meron din tayong kinakailangan na buuin ayon sa kategorya na sinasabi at binabanggit ng ating batas. Yung Ready Reserve Infantry Battalion, na kung saan ito ay yan yung nakikita natin, yung existing ngayon, yung 101st Ilocos Norte Ready Reserve Infantry Battalion na pinamumunuan na ngayon ng ating acting battalion commander na si Lieutenant Colonel Frankester Ila. Medyo mahirap banggitin yung first name mo, sir. Sorry. And yung 102nd Ilocos Sur Ready Reserve Infantry Battalion na pinamumunuan ng officer in charge doon, si Colonel Lieutenant Colonel Mendoza. Dahil ang battalion commander doon na kanyang pinalitan, temporaryong pinalitan, ay isang tumatakbo ngayon sa isang elected position. Kaya temporary na hindi muna siya ang battalion commander. At ang pangalawa nito ay yung tinatawag nating na standby reserve na kinakailangan din mabuo. Na ayon sa batas ay dapat makabuo sa probinsya, sa region, para mas palakasin natin ang ating reserve force o yung ating laangkawal. At ang pangatlo ay yung retired reserve, yung mga nagre-retiro na kayang-kaya pa nilang manilbihan sa ating bayan dahil maagang-maaga naman yung ating mga retirement, yung 56 years old. After that, medyo malakas-lakas pa. Dahil ang sa reserve force naman, ang binabanggit na retirement is 60. Kaya kayang-kaya pa. So meron tayong tinatawag na retired reserve. Yan yung tatlong kategorya na kinakailangan na mabuo ng naaayon sa ating Republic Act 7077. Dahil nagkaroon ng Republic Act number 10121, ito Philippine Disaster Risk and Reduction Management Act of 2010. Noong 2010 ito. Yung dinidefine niya dito yung resilience. Tinutukoy kasi natin kung ano yung role ng Reserve Force ng Philippine Army. Anong role natin sa national resilience. Kaya babanggitin natin itong Republic Act 10121. Ang definition ng resilience dito sa Republic Act 10121 is the ability of a system or community or society exposed to hazard to resist, absorb, accommodate, and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structure and function. Pag sinabing basic or essential basic structure and functions, yung restoration niya, ito yung mga essential needs natin, kagaya ng tubig, yung kuryente, at iba pa na kauri nito, yung mga kinakailangan nating agad-agad na ma-restore kapag ka nagkaroon ng man-made or yung tinatawag na natural calamities. Ang Republic Act 10121 and Republic Act 7077, ang Reserve Force is duty-bound, sinabi niya, to contribute to national resilience. Meron tayong tungkulin. Meron tayong kinakailangan gampanan na mahalagang gampanin sa ating bansa during sa national resilience. Paano? By supporting yung ating regular force in humanitarian assistance and disaster response operations in accordance with the National Disaster Response Plan and yung ating disaster risk and reduction management policies. So, napakahalaga pala yung gampanin ng isang citizens
ng isang miyembro ng Citizens Armed Force o yung tinatawag nating Reserve Force o tayong mga kayong mga reservists. Ito yung ating tungkulin. Yeah, binabanggit kanina, duty bound tayo to contribute to national resilience. At yun naman ang ginagawa natin. Kaya napag-uusapan natin ito, mga kasama, sapagkat napakaraming mga tanong, napakaraming mga debate, kahit kaming mga nasa regular force, lagi kaming nag-uusap at nagtatanungan kung ano ba ang dahilan kung bakit natin ini-employ yung ating reserve force, lalong-lalo na sa humanitarian assistance and disaster response. Hindi baga, sabi nila, nag-overshoot na tayo sa ating mga policies. So, ni-review natin itong mga ito. Kaya ito yung mga nag-aatas pala sa atin na tayong mga nasa reserve force, kayong mga nasa ready reserve, including yung standby reserve natin, at kasama dito yung ating retired reserve, ay kinakailangan pala, duty bound pala kayo to contribute to national resilience. Paano yun? Hindi tayo mismo ang nag-iisang gagampan sa tungkulin, kundi ang binabanggit dito ay to augment yung ating regular force. So kung kinakailangan na ang tulong natin, ang tulong ng ating mga ready reserve, kung kinakailangan pa yung standby reserve natin at yung ating retired reserve, ay kinakailangan pala nakasama natin itong regular force. Nag-augment lang tayo. Hindi tayo mismo yung lead agency. Hindi tayo yung, tayo lang yung nandoon. Kinakailangan meron tayong kasamang regular force. Base na rin yan sa mga pag-uusap kung mga karanasan at mga karanasan natin. Nakikita naman natin na kung nandyan yung mga infantry battalions, kapag may nangyari naman, nandyan yung infantry brigades, nandyan yung infantry battalions, at kinakausap nila tayo para tulungan natin sila. That's the time na we will mobilize. Dahil kung malaki yung epekto, yung kalamidad sa isang lugar, ay talagang hindi na makakayanan ng ating regular force. Yun yung time na kailangan na nating tumulong. Pero ang nagiging practice na natin, and this is a best practice naman, na kung meron tayong paparating na monitored ng mga calamities, ng mga kalamidad, ay naghahanda na tayo. And that is very good practice. Dahil hindi ibig sabihin na sakalang tayo maghanda kapag kinakailangan na tayo o tinatawag na tayo ng regular force at kinakailangan na nila ang ating augmentation. Hindi ganon. Kinakailangan lagi tayong naghahanda. Kaya nga meron tayong mga ginagawang annual or periodic training na kung saan yung ating mga responders ay nagsasanay para in case na kinakailangan ng ating komunidad, ng ating mga lipunan, ng ating mga kasamahan sa regular force, kinakailangan nila ang ating tulong, ang inyong tulong, ay nariyan tayo kaagad at train tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng mga trainings between the regular force, kagaya ng ginagawa natin ngayon sa 7th Infantry Division. Kung naaalala nyo yung SCARF na ngayon ay magsisimula ulit, yun yung mga pamamaraan natin para yung interoperability natin ay maganda, yung ating interoperability na tinatawag. Yung interoperability kasi kinakailangan yung technology, yung kaalaman ng regular force ay malaman din ng ating reserve force. Para kapag ka nagsama sila sa isang operations, ay nagkakaintindihan sila. At iisa yung kanilang lengguwahe, iisa yung command. Ibig sabihin, maganda yung flow ng kanilang operations kapag meron tayong interoperability. Yun yung mga purpose kung bakit nagkakaroon tayo ng mga trainings between the regular force. At napakaganda naman ang magiging kalalabasan nito. Yung Section 7 dito sa Republic Act 7077, yung mission natin, the mission of the Citizens Armed Force, alternatively referred to as the Reserve Force, ito yun. Yung Republic Act 7077, tinawag kasing
Citizens Armed Force. Pero meron ding katawagan na Reserve Force, alternatively referred to as the Reserve Force. Kaya nga tinawag na Reservist Act, yung Republic Act 7077. Ayon dito sa Section 7, ang Reserve Force is to provide the base to the expansion of the armed forces of the Philippines in the event of war, sa gyera, invasion, kapag ka-invade tayo ng other, ang ating mga foreign invaders or rebellion, kung nagkakaroon ng rebellion, to assist, ito na yung sinasabi natin, in relief and rescue operations during disaster or calamities. Ito yung ating tungkulin. And ito nga, yung nabanggit natin na kinakailangan gawin natin ito na augmentation sa ating regular force. Yun yung ating mga ginagawa. Hindi yung tayo mismo yung lead agency. Hindi, tayo ay augmentation lang doon sa ating regular force. At pupwede na rin tayong, dahil kung depende sa estado ng pangyayari. Kung ang mga kasamahan lang natin ay nandyan yung mga ibang tropa natin o yung mga ibang regular force natin ay napunta sila sa ibang lugar at yung lugar natin ay hindi masyadong tinamaan ng kalamidad at ang mga kasamahan lang natin dito ang Philippine National Police, pwede na rin. Pwede rin. Depende sa pag-uusap natin ito. At kaya lagi nating pinapaganda rin yung ating working relationship sa Philippine National Police, sa local government units, at dahil meron tayong Republic Act 10121, yung DRRM, yung Philippine Disaster Risk and Reaction Management Act, ay kinakailangan din nating makipag-cooperate, makipag-coordinate and collaborate with the local government units, particular doon sa kanilang mga DRRM. Yun yung ating mga ginagawa. And nakita naman natin yung ating naging karanasan itong nakaraan na pandemic. At noong ako ay nasa Northern Luzon Command pa, kapag nagbigyan ako ng pagkakataon na umuwi dito sa aming doon sa aming tahanan, ay nadadaanan ko yung mga augmented checkpoints na kung saan yung ating mga reservists, yun yung mga kasama ng Philippine National Police, ng ating regular force doon sa IATF checkpoints noong kasagsagan or heights ng pandemic. And ito yung isang mga binabanggit natin sa mga LGU na dapat na kilalanin sa inyo sapagkat ito ay malaking kabayanihan yung ginawa ninyo sapagkat kung bakit natin binabanggit na malaking kabayanihan ito, mga kasama at mga kasamahan natin dito sa paninilbihan sa ating mga kamupayan. Dahil kayo nga dapat yung lalong higit na respetuhin at saluduhan sapagkat voluntaryo ang inyong maginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Na yun yung lagi nating ine-inculcate sa mga kausap natin, mga local chief executives, na dapat ay kilalanin ang mga kabayanihan ninyo sapagkat tingnan natin yung sitwasyon, pandemic, nandyan kayo, iniwan ninyo ang inyong tahanan, yung mga mahal sa buhay ninyo, para lang matulungan yung ating pamahalaan dahil yun yung mandato ninyo, yun yung nasa puso ninyo, yun yung passion ninyo. Kaya nandyan kayo ngayon at nandoon kayo noon sa mga checkpoints para tulungan yung ating pamahalaan, para alalayan yung ating mga kababayan. At hindi lang yon, napakaraming mga pagkakataon na nakita namin kayo, nakita kayo ng ating mga kababayan na nanindilbihan sa kanila sa panahon ng mga typhoon. Itong mga nakaraang panahon, yung Typhoon Maring, na kung saan yung Ilocosor ay isa sa mga nakaranas ng matinding epekto ng bagyong ito. At agad-agad ay nakita yung ating mga kasamahan sa reserve na tumutulong sa ating mga kababayan
katuwang nila ang ating irregular force at ang ating Philippine National Police at mga LGUs. Ito yung mga kabayanihan na talagang patuloy na ginagawa ng ating mga nasa laang kawan. Na ito naman ay dapat na bigyan ng recognitions ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, o ng ating mga local chief executives. Kaya yung mga kinakausap namin, yung nung nakausap ko yung ating governor sa Ilocos Norte, ay binanggit natin itong mga kabayanihan ninyo para maiparating din sa kanilang kaalaman. And sa mga darating na araw ay mag-uusap din kami ng ating governor sa Ilocos Norte at babanggitin din natin itong mga kabayanihan na ginagawa ng ating mga reservists dito sa Ilocos Norte at dito sa Ilocos Sur na kung saan ay dapat na ma-recognize. Hindi sa binabanggit ko sa inyo ito, binabanggit ko sa inyo dahil ako ang director ninyo. Mga sirs, mga ma'am, gentlemen, ladies, binabanggit ko ito para makita naman ninyo na yung mga ginagawa natin, yung ginagawa ninyo ay nakakarating sa ating higher headquarters, nakakarating sa ating atensyon at ginagawa rin natin yung ating responsibilidad para kahit papaano ay maibigay namin yung aming responsibilidad sa inyo. At kapag nabigyan kayo ng recognition ng ating local government units, yung ating provincial governments, ay nawa ay makapagdulot ng mas mataas pa ng moral sa inyo. At yun pa ay mag-udyok para lalo nating pag-ibayuhin ang ating paninilbihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pangangailangan, sa mga panahon ng pangangailangan, sa mga panahon, sa mga challenging times. Ang isa pang malaking halimbawa ay noong nagkaroon ng bagyong Maring, itong nakaraan lang, yung nga nabanggit ko kanina, na lumabas kaagad yung ating mga reservists. Lumabas sila kaagad at tumulong kaagad. Nanilbihan sa ating mga kababayan, hindi nila inalintana, hindi ninyo inalintana yung maaaring magiging kapahamakan ninyo habang nasa labas kayo. Hindi nyo inalintana yung maaaring makukuha ninyong sakit habang nasa labas kayo, kundi ang nasa puso ninyo ay tumulong. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. At itong mga nakaraan ay meron tayong mga ginawang mga bahay ng mga kababayan natin dyan sa Santa Maria, Ilocos Sur, na kung saan sila ay talagang nawalan ng bahay, nawas out ng ang kanilang bahay. In coordinations ng ating isang university, yung Ilocos Sur Polytechnic State College, yeah, sa inisyatibo ng kanilang presidente doon, maraming salamat, sir, at tinap nyo kami at naging partner nyo kami. Ang mga ilang bahay, I think dalawang bahay na yung nai-award sa mga recipient. At mayroon pang mga tuloy-tuloy na ginagawa nating mga bahay. Pinagtutulungan natin ito para sa ating mga kababayan. Yun ay talagang malaking kabayanihan ang ginagawa. Kaya nababanggit sa ating batas, hindi lang habang merong kalamidad yung ating mandato, kundi pagkatapos ng kalamidad, yung recovery phase, yung rehabilitation phase, dapat nandun din tayo. Ito nga yung ginagawa dyan sa Ilocos Sur, sa Santa Maria, Ilocos Sur, yung rehabilitation phase, nandyan yung ating mga reservists na pinamumunuhan ng ating officer in charge ng 102nd. At iba pa, napakarami na hindi natin mabanggit. Nung mga nakaraang panahon pa, ay talagang napakarami na ang inyong mga kabayanihang ginagawa. Kaya natin binabanggit, mga sirs, mga ma'am, at mga kasamahan namin, itong mga batas na kung saan dito nakapaloob yung ating mandato, dito kinuha yung ating mandato, para maintindihan din natin at sana may parating ito sa ating mga kababayan, itong ating pinag-uusapan, na ang mandato pala natin ay nakapaloob sa batas. Ang mandato pala natin ay naaayon sa mga Republic Acts na yun ang sinusunod ng ating gobyerno ng ating bansa.
nawa ay maiparating din natin sa mga, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na nasa LGUs, mga other stakeholders, para malaman nila, maintindihan din nila na ang ating reserve force ay malaking pwersa pala na makapagdudulot ng malaking tulong sa ating mga kababayan, sa ating komunidad, sa ating lipunan during resilience or kung magkakaroon tayo ng mga problema. Yung resilience kasi, yung tinatawag natin, binabanggit na natin kanina, yung gawa ito ng tao at gawa man ito ng natural. Kaya dapat doon din yung binabanggit kanina sa Republic Act 101-21 na kinakailangan tayo ay naghahanda para pagdating ng pangangailangan ay nakahanda tayo, well-prepared tayo. At ayaw ko naman, habang ako ang director ng 101st Ilocos Norte Community Defense Center at 102nd Ilocos Sur Community Defense Center, ay ayaw ko na merong mapahamak sa ating mga service. Ang kadalasan sa mga karanasan, kaya maraming napapahamak, ay dahil sa kakulangan ng training, kaalaman. Hindi pwede yung gamit lang natin ay yung tapang. Oh, hindi po pwede yon. Dapat equip tayo ng karanasan, kaalaman na nakukuha natin during trainings. Kaya kung meron tayong mga trainings, kailangan pag-ibayuhin ninyo. Kailangan ay religiously na i-attend natin ito para matuto tayo para during yung ating paninilbihan na during na kailangan na nila tayo ay well-trained tayo. Hindi yung pupunta tayo sa isang lugar, halimbawa kailangan tayo sa humanitarian assistance and disaster response. Kaya nga, meron tayong mga iba't ibang mga training. Halimbawa, yung search and rescue sa water. Kaya meron tayong tinatawag na WASART, yung water search and rescue training. Para pagdating sa bagay na yon ay hindi tayo mapapahamak. Tayo dapat ang nagre-rescue, hindi tayo ang dapat nire-rescue. At walang mapapahamak kahit isa. Dapat tayo kasi ang inaasahan ng ating mga kababayan, kaya dapat tayo ay buhay at malakas na tumutulong sa kanila para ma-serve natin yung ating tungkulin, maipagsilbi natin yung ating tungkulin sa ating mga kababayan. Yun yung mga dapat nating gawin, gentlemen and ladies, sirs and ma'am. Kaya inuulit natin na kapag may mga training, dapat i-attend natin ito. Yung mga training na ito ay ginagawa para prepared tayo, equipped tayo pagdating ng mga pangangailangan. So yun yung mga dapat nating malaman, mga sirs, mga ma'am, mga kasamaan natin sa 101st Ready Reserve, 101st Ilocos Norte. Kailangan pala nating banggitin yon, yung ating probinsya. Kagaya ng nawawala na kasi minsan yung 101st Community Defense Center. Kinakailangan banggitin. Kaya nga meron open and close pa rin, ILN, ILS. Ibig sabihin nun, 101st Ilocos Norte Community Defense Center, 101st Ilocos Sur Community Defense Center. Ganon din sa RRBN, 101st Ilocos Norte Ready Reserve Infantry Battalion and 102nd Ilocos Sur Ready Reserve Infantry Battalion. At yung nasa proseso tayo ngayon ng inventaryo, ng profiling sa mga nasa tinatawag nating standby reserve. Kaya hinihingi namin yung pagkakataong ito ay hinihingi namin ang inyong tulong na kung saan ay tulungan nyo kami at i-reach out natin yung ating mga kasamahan na pwedeng ilagay sa standby reserve na kung saan yun ay nakasali sila doon sa mga categories. Alam naman nyo na kung ano yung mga categories na yun. Kaya kung sila ay kasama doon, yung mga kasamahan natin na dati ay nasa Ready Reserve at medyo
medyo hindi na natin sila nakikita, i-reach out natin sila. At kung ganun yung kanilang gusto, ay dalhin natin sila sa standby reserve para ma-inventaryo natin lahat yung ating reserve force. Ay kinakailangan kasi na palakasin natin yung ating reserve force dito sa Ilocos. At maging sa ibang lugar naman, ganyan din ang ginagawa ng mga CDC directors ng Army Reserve Command. At dito naman ay sumasabay tayo sa kanila sapagkat ito yung ating mandato, ito yung ating tungkulin, kaya kinakailangan nating i-fulfill. Na hindi namin ma-fulfill itong ating mandato ng 101st Ilocos Norte Community Defense Center at 102nd Ilocos Sur Community Defense Center kung hindi nyo kami tutulungan. Kaya napaka-importante, mga sirs, ma'am, gentlemen and ladies, ang inyong tulong. Hindi namin kaya ito. Dahil kami ay reserve force manager laang. Kami po ay administrators. Kami ang inyong mga administrators. Kaya yun pa isa nating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung aming tungkulin bilang nasa inyo, na bilang nasa Community Defense Center? Ang aming tungkulin ay sa para ma-manage yung ating mga reserve force. Ang kinakailangan nating i-manage yung organizations, yung development, yung training, yung equipment, at yung mga iba pang pangangailangan ng ating mga reserve force. Yun yung tungkulin ng Community Defense Center. At kayo yung aming mga talagang makakatulong para i-reach out natin yung ating mga kasamahan. It's high time, gentlemen and ladies, it's high time. Ito na yung panahon para inventaryo natin lahat yung ating nasa Ready Reserve, which is yun naman yung ginagawa natin ngayon. Yun naman yung ginagawa nyo ngayon. At nagagalak ako dahil nakikita natin na nasa right track yung ating mga Ready Reserve, yung Pantry Battalion, in sa pag-inventaryo, dahil dumadami yung mga nasa miyembro ng Ready Reserve. In fact, may mga companies na kayo sa mga ibang lugar na pinanggalingan ko, halos at mga iba pang mga napasyalan ko at nakausap natin yung mga ibang mga lugar, ay talagang kumbaga mas advanced tayo dito ngayon sa Ilocos. Kumpleto ang officers, kumpleto ang battalion staff, kumpleto ang mga nasa companies, mga officers ng companies, kumpleto yung organized, well-organized. At alam nila yung kanilang mandato, yung kanilang job descriptions, yung kanilang area of responsibilities, yung mga companies. Yun yung kagandahan dito sa atin, sa mga reserve, Ready Reserve battalions natin dito sa Ilocos. Ilocos Norte and Ilocos Sur. At sana ituloy-tuloy natin ito, sirs and ma'am. Ituloy-tuloy natin ito. Pagtulungan natin ito, kagaya ng nabanggit namin, hindi namin ma-reach out yung mga, hindi namin mahanap o hindi natin makakausap yung mga kasamahan natin na nasa reserve force, na kung kinakailangan dalhin natin sila sa hanay ng standby reserve at retired reserve, ay gawin natin yun. Sa tulong ninyo, of course, hindi natin kayang gawing mag-isa dahil ilan lang kami dito. And tulungan nyo kami. At i-organize natin ng mainam yung standby reserve. At ititignan na natin din kung meron pang mga kinakailangan na ihanay doon sa retired reserve. Kasi nga pala, yung mga dating mga CAFGU, dating mga nasa CAFGU active auxiliary, at sila ay na-terminate na yung kanilang yung huminto na yung kanilang order, ay automatically papasok sila sa ating reserve force, sa ating mga maaring kung kakayanin pa at kung nakapaloob pa doon sa mga categories, kung sila ay pupwede pa sa RRBN, ay ilagay natin sila sa Ready Reserve. Kung sila naman ay dito na karapat-dapat sa Standby Reserve, ay doon natin sila ilagay. Kaya ito ay isang panawagan sa ating mga kasamahan na dating CAFGU of active auxiliary, at yung mga retired, yung mga tinatawag nating honorably discharged, yung mga nag
huminto na sa panlilibihan sa ating bayan bilang servicemen na maganda naman yung record, ay hinihikayat natin sila na mag-join sa ating reserve force para lalo pa nating mapalakas. Dahil alam namin kayo ay may puso, kaya nga pumasok kayo sa armed forces noon. Dahil lamang sa mga hinihingi siguro ng pagkakataon ay huminto kayo. Pero kung nandyan lamang naman kayo sa ating mga probinsya, ay hinihikayat namin kayo na sumali sa ating Ready Reserve Infantry Battalion o Standby Reserve or yung Retired Reserve na tinatawag. At makipag-ugnayan lamang kayo sa mga kasamahan natin na mga reservists na malapit sa inyo. At kung gusto ninyo ay bumisita kayo sa mga headquarters ng Community Defense Center.